Ang La Liga Pilipina ay lihim na samahan ng mga Pilipino na kayang layunin ay mapagkaisa ang buong bansa. Mula Hong Kong, isinulat ni Gato Cerizal ang saligang batas ng La Liga Pilipina. June 27, 1892, umuwi si Gato Cerizal kasama ang kanyang kapatid na babae na si Lucia dahil sa plano niyang pagtatatag ng bagong samahang La Liga Pilipina. July 3, 1892, ng gabi, tinipon ni Gato Cerizal ang mga makabayan at mason para mag-meeting sa bahay ni Doroteo Unghungko, isang Chinoy na taga Ilaya, Tondo, Manila. Inilahad niyang lahat ang mga adhikain ng La Liga Pilipina sa mga nagpunta sa meeting at nagkaroon ng inauguration at botohan para sa magiging mga officers ng samahan. Ang naging presidente ay si Ambrosio Salvador. Ang fiscal ay si Agustin de la Rosa, ang treasurer ay si Bonifacio Arevalo, at ang secretary ay si Diodato Arellano. Ang adhikain ng La Liga Pilipina, una, upang gawing buo, masigasig at magkaisa ang bayan. Pangalawa, alagaan ang mga nais at pangangailangan ng mga tao. Pangatlo, ipagtanggol ang bayan laban sa lahat ng uri ng karahasan at kawalang katarungan. Pang-apat, pasiglahin ang edukasyon, agrikultura at kalakalan. Panlima, pag-aralan at iangkop ang mga pagbabago sa lipunan. Napagkasunduan din ng samahan na ang bawat isa o ang miyembro ay magbibigay ng 10 centavos para sa monthly dues nila para sa pondo ng samahan kung may miyembro na masipag na nangangailangan ng pinansyal na tulong o pangungutang para sa kapital na negosyo o agrikultura at sa pagpapaunlad ng industriya. July 6, 1892 ng gabi, hinuli ng lihim si Gato Cerizal. July 17, 1892, iniutos ni Gobernador General Eulogio Despejos na ipadala siya sa dapitan sa Buanga. Sa nangyaring paghuli kay Rizal ay humina ang samahan. Ang adhikain ng samahan ay hindi nagbago at napagkaisahan ng mga miyembro na ipagpatuloy na suportahan ang La Liga at La Solidaridad na nasa Europa. Muling inorganisa ang samahan sa pamumuno nina Domingo Franco, Andres Bonifacio, Apolinario Mabini at ibang pang mga members. Noong April 1893, nagkaroon ulit ng botohan para sa bagong mga opisyal at ito ay sina Domingo Franco for President, Diodato Arellano for Secretary, Isidro Francisco for Treasurer, Juan Solueta for Fiscal, Timoteo Pelaez para sa Supreme Council. Kalaunan, pumalit si Apolinario Mabini kay Timoteo Pelaez para sekretary. Sa pangalawang pagkakataon, sa umpisa naging active ang mga members ng La Liga Pilipina, pero sa kalaunan, nagsawa na sa pagbabayad ang mga members ng monthly dues dahil iniisip nila na hindi naman pinakikinggan ng gobyernong Spain ang La Solidaridad. Tumagal pa ng 6 na buwan at tuluyan ang nabuwag ang samahan noong October 1892. Ang samahan ay nahati sa dalawa, ang Cuerpo de Compromisarios at ang KKK. Ang Cuerpo de Compromisarios ay mula sa middle class na pamilya at naniniwala na meron pang magagawa ang La Solidaridad sa kampanya para sa reforma at patuloy na nagbigay ng pinansyal na suporta. Ang samahang kataas-taasan, kagalang-galangan, katipunan ng anak ng bayan sa pamumuno ni Andres Bonifacio ay naniniwala na revolusyon na lang ang paraan para sa minimiting pagbabago. Itinatag ni Gat Andres Bonifacio ang samahang KKK sa bahay ni Diodato Arellano sa Kali Ascaraga, Tondo, Maynila. Noong araw na itinapon si Gato Cerizal sa dapitan noong July 17, 1892. Sana po ay nagustuhan niyong muli ang video ko ito. Thanks for watching and please like and subscribe to my channel. Maraming maraming salamat po.